Trending ngayon sa social media. Diyos ko po, Vic Soto may malaking ibubunyag sa Tape Incorporated. Pati na rin sa mga halosos at mukhang nangangamoy kick out na ang itbulaga. Matapos ang mainit na bangayan ng GMA Network at ang kampo ng Tape Incorporated na pinamumunuan ng Halosjos Brothers. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga kabards, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo nang patagalin, subscribe mo na yan at pakiclick na rin ang notification bell para mas mag-updated ka pa lalo sa lahat ng mga bagong latest training videos na i-upload namin soon. At yun na nga mga kabards, usap-usapan daw ngayon na isang malaking gulo di umano sa pagitan ng kampo ng Tape Incorporated at GMA Network sa pagitan ng dalawang malaking kumpanya ay usap-usapan pinapasara at ipapakansila na di umano ang kontrata ng Itbulaga sa tahanan nito ngayon ng GMA Network. Ayun daw di umano sa GMA Network ay hanggang December 24 daw kasi ang kontrata ng Tape Incorporated sa GMA-7 para sa inupahan nitong time slot sa GMA-7 Kapuso noon time show. At ayon naman sa pananaliksik ay may naganap daw di umunong taping sa pagitan ng Itbulaga at GMA Network. Vice President CEO Ate Annette Guzon, pinaliwanag naman ni Vice President CEO Annette Guzon na naguguluhan na sila sa pangyayari dahil di umano pang itsopwera ng netizen sa bagong Itbulaga na hinawakan ng Halosjos at pati na ang bagong host nito. Kaya't ngayon ay binigyan na lang daw di umano ng palugit ang Itbulaga upang mabigyan sila ng pagkakataon na hindi na makansila o ma-terminate ang kanilang kontrata patungkol sa lumalalang komplikasyon ngayon sa loob ng dalawang kampo. At ayon naman sa pagsusuri sa survey ay lumalamang na 4% ang It's Showtime sa ratings nito matapos umalis ang TVJ sa variety show na Itbulaga. At dahil dyan ang usap-usapan na ngayon na minamadali na ipasara ang kontrata ng Itbulaga sa GMA-7 upang mapabilis din ang paglipat ng It's Showtime sa Kapuso noon time show ng GMA Network. Marahil nga na wala na raw di umunong pumapasok na advertising sa Itbulaga at ultimo mga commercial na dapat na ipapasok sa kanilang time slot ay pinapakansila na rin dahil wala naman daw manonood sa kanilang show, kaya't pumalag na di umano ang Halosjos dito. Bakit raw pinamamadali silang tanggalin sa time slot kahit wala naman daw silang nilabag na batas ng kampo ng GMA Network? Kaya sa ngayon ay siguradong mainit na talaga ang lumalalang tensyon dahil sa namagitan ng di umano ang GMA Network patungkol sa isyo ng Tape Incorporated. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay umanyagan ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Kabayan, matagal na po kaming sumusuporta or sumasubaybay sa ETVG Legit Dover Cards. Marami pa pong solid Dover Cards na never iiwan dahil sila amin ang kinalakihan. Nagbigay inspirasyon, stress reliever, maintenance ng mga mahal nating mga senior. Kaya handa kaming lumingon kung saan kami na Itbulaga ng TVG at solid legit Dover Cards. Maraming salamat, Dover Cards MVP, TV5 Solid Kapatid, Solid Dover Cards Worldwide. Kahit saan mapunta ang TVJ, doon kami. Mas maganda kung dahil sila ang Itbulaga, alam ng lahat ng tao na si Joey ang may-ari niyan. Kaya dapat gumawa na rin lang ng ibang pamagat na sila ang nag-isip. Salamat po. Tama lang yan para maramdaman nila kung anong naramdaman ng TVJ at Dover Cards noong binabaliwala nila. Karma yan sa kanila. Basta karma is karma, dumating na dahan-dahan, mababagsak na yang mga Halosjos
palasubas yan. Maghawak lalo na dito sa mga lugar na hinahawakan nila bilang isang mayor, give etc. Ito eh, basta ang kanila, pinanonood nila yung gusto nilang brand of entertainment. Iba-iba naman po kasi talaga eh. Iba po yung audience ng EAT, iba yung audience ng Itulaga, iba yung audience ng Showtime. Kaya lang, ano ba itong nababasa natin? Na ang ratings ng EAT sa TV5 ay consistent sa pagbaba ng ratings mula nung Monday after nung opening nila nung July 1. Ano po kaya ang nangyayari sa ratings ng EAT sa TV5? Tingnan niyo po ito ha. Nung first day ng EAT sa TV5, they garnered 8.4%. Nung July 3 na Monday, 6.3%. Tapos the next day, July 4, naging 5% na lang. At nung July 5, 4.6%. At ang lumabas na huling ratings nung July 6, 4.4% na lang ang EAT. Ang It's Showtime naman, 3.5%. At yung It Bulaga, 3.5%. Ito nung una ang naglalaban lang sa second phase, yung It Bulaga at yung It's Showtime. Pero kahit na nung andun pa sa TV5 itong It's Showtime, lagi naman pong nananalo ang It Bulaga. Ito po ay nang umalis ng TVJ at umalis na po yung mga bagong hosts ng It Bulaga. Sila pa rin po ang nananalo. Once lang yata nanalo ang It's Showtime, yun yung episode na kinongratulate yung Vice Ganda ang It's Showtime dahil sabi niya, wala siyang masasabi kundi ang congratulations. And then, bumalik na naman ulit, nananalo ang It Bulaga. Ngayon, nung lumipat na ang It's Showtime sa GTV, mababa po ang ratings ng It's Showtime. Ito po yung ratings ng tatlong noontime show noong July 3, Monday. Ang EAT, 6.3%. Yan po ay galing sa 8.4%. Ang It Bulaga, 3.3%. Tumaas naman po sila. At ang It's Showtime, 2.9%, at sila ay bumaba. Ito po ang pinalabas na rating noong July 3. Pero noong that same day, July 3, ang nilabas naman ng Kantar, nangunguna ang It's Showtime with 7%. Sino ba ang dapat nating paniwalaan dito? Again, sinasabi ko, wala namang pong pakialam ang audience sa ratings. Siguro ang dapat kabahan lang dito, yung mismong mga TV shows, yung mga noontime shows. Bakit kaya pababa ng pababa ang kanilang ratings? Consistent po yan in 5 days. Tapos yung It's Showtime, hindi natin alam kung number 1 or number 2 or number 3. Second po yan kung sino yung naglalabas ng ratings. Sa Kantar, panalo sila. Sa Nielsen naman is either number 2 or number 3. Tapos ang It Bulaga naman sa Channel 7 ay unti-unting tumataas ang rating. Dahil dito nga, noong July 3, umangat sila ng 0.7%. Tapos noong July 5, ang It Bulaga 3.3%. Ang It's Showtime 3.5%. At ang EAT 4.6%. So this time naman, number 3 lang ang It Bulaga with 3.3, It's Showtime 3.5, at number 1 pa rin ang EAT. Although dire-diretso po ang pagbaba ng kanilang ratings. At noon nga pong July 6, nag-tie na po ang It's Showtime at ang It Bulaga with 3.5% at ang EAT ay 0.4 point na lang. Aba, mahirap ito. Hindi tulad ng dalawang show, up and down, pero ang sa EAT ay patuloy pong bumababa. Bakit po kaya? Okay lang talaga nung una, nung Sabado, nung bumalik ang TVG sa TV5, naturally, mataas ang kanilang rating at 8.4. Pero bakit ganito after 5 days pa lang, 4.4% na lang sila? Well, yan po ay ayon dito sa ratings na inilabas ng Nielsen. Aba, kailangan yata may gawin ang EAT sa TV5 para umangat ulit ang kanilang ratings. Dahil kung hindi, baka one of these days, naungusan na sila ng It Bulaga, ng 7, at ng It's Showtime ng GTV. So, paano kaya yan? Hindi na matutuloy ang pagkatsugi ng It Bulaga sa July 29 dahil may kumakalat po ng mga balita na hanggang July 29 na lang daw ang It Bulaga sa GMA dahil nga daw pababa na pababa ang kanilang ratings at kukunti lang yung kanilang advertisers. Ito po inilabas ni Christy Fermin. At parang meron siyang reliable source na nagsasabi na hanggang July 29 na lang ang It Bulaga sa GMA-7. Although ito po ay pinabulaanan ng mga taga It Bulaga. Sabi po kasi dito sa GMA News Online, It Bulaga is not ending in July. Sabi po yan ng Tape Inc. Tape Inc. has denied reports that GMA Network's noontime show It Bulaga will only run until the end of July. In a statement, lawyer attorney Maggie Abraham Garduque said there is no reason for that. The rumors circulated online following the show's low ratings, especially on July 1 when its Showtime and EAT premiered on GTV and TV5 respectively. We do not contest that on July 1, mababa ang rating of It Bulaga because of the anticipation of people on the launch of new shows. But thereafter, makikita na tumataas na ulit ang ratings nito. Which is, kung pagbabasihan po natin ang ratings, totoo naman po na tumataas ang It Bulaga at natatalo naman niya ang It Showtime. Kaya nga naglabas pa si Paolo Conti sa kanyang Instagram.
proud na ibinida ni Paolo Contis ang pagtaas ng ratings ng Kitbulaga sa kabila ng mahigpit na kompetisyon sa noontime TV. So paano magla-last date ang Kitbulaga sa GMA kung patuloy silang umaanap? Although, kahit na po bumaba na ang ratings ng E80 sa TV5, sila pa rin po ang consistent na number 1. And we hope and pray sana kumamintain ng E80 ang ranking nila bilang number 1 kasi alam nyo naman, sa ngayon, medyo ang dami pong nambabash dito sa TVJ dahil matatanda na daw sila. O, masakit po yun. At relate po ako dyan sa sinasabi, matanda na, mag-retire na lang, mag-kanchilyo ka na lang sa tumba-tumba. Hindi po ganun. Dahil alam nyo ba na ang mga senior, pag sila ay nag-retire, lalo lang pong nagkakasakit. Lalo na kung ikaw ay sanay sa trabaho. At marami po ang nag-comment sa akin na doon nga sa bansa na kanilang tinitirhan hanggat kaya mo pa magtrabaho. Tulad ng sa USA, sa Japan, marami ka pang makikita mga seniors na nagtatrabaho pa rin. Kasi pag nag-retire ka na at wala nang exercise yung katawan mo, lalo ka lang pong magde-deteriorate. So sana po ma-maintain ng TVJ sa TV5 ang number 1 rating nila sa noontime show. Hindi kaya it's high time na i-level up nila ang show ng E80 sa TV5. Kasi kahit nasabihin na hindi sila nakikipag-competensya, it is still a competition. Kung sa ating mga viewers, eh value wala. Hindi natin iniintindi ang ratings na yan. Kasi we watch what we want. Kung ano yung gusto natin at no time. So doon tayo tututok. Sabi ko nga sa inyo dito sa bahay namin, ako TVJ, yung isang kasama ko, Kitbulaga, yung isa naman, it's showtime. Hindi ba sinabi pa ng GMA ba o ng ABS-CBN na wala na daw TV network war? Pwede ba mag-iari yun? Eh, dyan nga mismo sa GMA-7, tinapatan ng It's Showtime yung Kitbulaga. Kaya pala nung napasilip ako sa Kitbulaga, parang napansin ko mas doubling energy nila Paolo Contis at nung mga kapuso. Hindi na po kasi nila ginagamit yung dabar kasi yun, kapuso na ang tawag nila sa kanila. Well, yan mabuti naman. Binigay na nila sa TVJ yung salitang dabar cards kasi talaga nga naman identified yung salitang dabar cards sa TVJ at sa Uri.